at magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagundad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matatas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis at pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. O, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwi na iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo sa akin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y nauupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 araw at 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman na taga-Syria pa ang pinagaling." Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa misa ding ito, ating isama sa panalangin ang mga naapektuhan ng kasalukuyang bagyo. Sa mga panahong ito ay nawa sila ay mapangalagaan, maligtas at tayong lahat magkaisa sa pagtutulungan at pagmamalasakit lalo na sa panahon ng pangangailangan. Narinig natin umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan, sa Nazaret. Ang kadalasang pinagbabasehan ni Jesus ay ang Kapernaum, kung saan si San Pedro ay nakatira. Ngunit ngayon, matapos siyang mag-ikot sa ibang bayan, mangaral sa ibang lugar, bumalik siya sa Nazaret, sa kanyang sariling bayan. Siguro, masasabi natin, sa umpisa ay parang excited, para bagang iba sa atin pag umuwi sa probinsya. Di ba tayo ay pinagmamalaki ng ating mga kababaryo? Ayan yung taga Maynila. Ayan siguro yung high class. At syempre tayo naman, hindi tayo pahuli pag umuwi tayo galing probinsya. Marami tayong mga dala. Naka-sputing pa tayo para pakita natin na ganito sa Maynila. Kaya nung unang pangaral ni Jesus, natuwa pa nga sa kanya yung mga kababayan. Ngunit di kalaunan ay tinanggihan siya. Hindi natin alam lahat ng sinabi ni Jesus. Ngunit narinig din natin na nagpaalala si Jesus na hindi lang ito para sa kanyang sariling kababayan. Kaya nga't narinig natin na parang pinupuri pa ni Jesus yung mga dayuhan na biniyaan gaya ni yung babaeng balo sa Sarepta na siyang tinulungan ni Elias. Marami raw balo sa Israel pero yung panyaga pa ang tinulungan. Si Naaman na taga Syria, siya pa yung pinagaling. Para bagang sinasabi ni Jesus sa Nazareno, hindi lang para sa atin ito, ha? Hindi dahil magkababayan tayo, magkamag-anak tayo, magkakilala tayo, atin-atin lang ito. Ito'y para sa lahat. At hindi ito nagustuhan ng mga kababayan niya. Aminin natin, meron din tayong ganyang pag-uugali. O, kamag-anak natin yan, kaya dapat kampihan natin yan. Eh, malapit na uli ang eleksyon. Sasabihin natin, kahit ganyan yan, eh, kababayan natin yan eh. Kamag-anak natin yan eh. Kumpadre ko yan eh. Huwag na natin masyadong pansinin kung walang nagawa, kung medyo kurakot, o hindi magandang ugali, eh kababayan natin eh. Kampihan na natin, dapat galing sa atin, dapat yung katulad natin, anuman ang mangyari, yung nagiging napaka-exclusive, dito tayo. Pero pinalalahanan sila ni Jesus sa Nazareno na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang katotohanan ang dapat kinakampihan, ang kabutihan ang dapat pinapanigan, ang tama ang dapat nating kinakapitan, hindi yung ating personal lang na ugnayan. Kung kaya nga't halos itakwil na siya dahil hindi marunong makisama si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito rin ang napakagandang paalala sa atin. Ang Panginoon, tayo'y Kanyang tinatanggap.
tayo'y kanyang iniibsan ang ating mga dalamhati sa buhay. Pero hindi niya tayo kinukonsinti. Ang Panginoon, narito hindi lang para gumanda yung pakiramdam lang natin. Minsan, yun ang hinahanap natin. Kaya pag namimili tayo, ay, mas gusto ko dun sa isa. Pag yung isang pare, laging panaypatawa. Ay, dun sa isang prayer meeting, maganda dun kasi parang ang gaan-gaan, napapaiyak ako lagi. Maganda ang mga sinasabi. Hindi tayo napapagalitan. Hindi tayo napapaalalahanan. Diba po minsan, natutulig sa ang simbahan kapag ang simbahan nagsasalita tungkol sa karapatan ng tao, katarungan, pag pinapaalalahanan. Diba si San Juan Bautista, ganun eh, kaya pinugutan ng ulo. Ayaw ng hari yung naririnig niya. Pero yun ang katotohanan. At tayo minsan sabihin natin, ba't ba namumuliti ka ang simbahan? Ba't ba ang simbahan, ang dami-daming sinasabi, dapat dyan, dasal lang na dasal, prosesyon na lang, mamigay na lang sa mahirap. Bakit pinag-uusapan ng simbahan yung kalikasan? Halimbawa ngayon, pag may bumaha, sasabihin ng mga obispo, oh, kasi pinapayagan natin sirain yung kabundukan, sirain yung ating mga gubat. May mga magagalit pag sinabi natin yan. Kaya sasabihin, bakit pa kasi yan pinapakailaman pa ng simbahan? Dahil katulad ni Jesus sa Sareno, doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa tama, doon tayo sa mabuti, kahit minsan nakakasakit. Minsan para tayong nasasaktan sa mga magulang dito, di ba minsan kailangan mong pagsabihan ng iyong anak para siya mapabuti. Mahirap yon kasi magdadabog sa iyo yung anak mo, magtatampo sa iyo yung anak mo. Kaya yung minsan yung anak mo sabihin, mas gusto ko pa doon sa teacher ko, yung teacher ko, laging good vibes lang. Yung teacher ko, chill lang, sayaw-sayaw lang, kanta-kanta lang, tiktok-tiktok lang kami. Buti pa doon. Kaya di ba ibang mga kabataan, ayaw na, mas gusto namin sa paaralan, gusto ko sa barkada ko kasi doon, hindi ako pinagagalitan, hindi ako pinaalalahanan. Pero tandaan natin, para tayo mapabuti, kailangan tayo minsan parang masaktan, mapaalalahanan, matuwid, sapagkat yun din ay paraan ng pagmamalasakit. Kaya sa misang ito, dumulog tayo sa ating Panginoon at hilingin natin sa Kanya sa mga pagkakataong kailangan tayong paalalahanan, magparamdam siya. Sa mga panahon, kailangan natin maibsan ang ating kalungkutan, magparamdam siya. Sa mga panahon na kailangan nating mapaliwanagan, magparamdam siya. Sapagkat ang kanyang pagmamalasakit ay para sa lahat at para sa ating kabutihan. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niya ang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating tugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway pahayag ng may katapangan, at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan, ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa
sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, sa kabutihan mo, ngunin at tanggapin alay sa'yo. Masasalamat ang puso. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang laupang lungkon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinuko ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga biyag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang laupang tumungkol sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na September 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandaang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings,
online donations sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pumarito si Jesus Nazareno hindi lang upang bumuti ang ating kalooban at pakiramdam, kung hindi pumarito siya upang tayo maging mga mabubuting tao. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.